have a destiny, I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that working. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. We raise you up. Come on, church. Raise your voices to God, and as we worship in unity, in unison, together, let us build the throne of God in this place, in our hearts, in our families, in this nation, and in the world. And as we worship, come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Build your throne. Patuloy, Panginoon, na iyong hawakan ang kanyang buhay. Ang tuloy-tuloy, Panginoon, na paglaya, tuloy-tuloy na paghipo, tuloy-tuloy, Panginoon, na kapangyarihan ang siyang lumukob sa bawat isa. Kurabasikidarabasyanda. Open each and every heart. Open each and every life, O God, to your revelation, to your presence, to your power, to your glory. Presence in this place, all together, church, and as we walk,
presensya ng Panginoon. Wala mawawala sa iyo kung ikaw ay maglupasay sa presensya ng Diyos. Wala mawawala sa iyo kung ikaw ay lalangoy sa mga makapangyarihang presensya ng Diyos na buhay. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. You will be baptized by the presence of God. You will be baptized by the Spirit of God. And you shall be free to worship Him. You shall be free to bless His name. You shall be free to bless His holy name. Pangyarihan, puhusan ang kanyang presensya.
presensya. Ricky and Narabababa, Shiki, Alalabakanda, at ikaw ay magsasalita sa ibang wika ang sabi ng Diyos na buhay. Buksan mo ang iyong bibig, purihin mo ang kanyang dakilang pangalan, manig ka sa kanyang presensya. Kiyan Narabababa, Shiki, Alalabababa, Shiki, Alalabakanda, Ricky and Dororobo, Shiki, sweet presence of the Holy Spirit fill you. Let the sweet presence of the Holy Spirit fill your life. Rikia darabasi kia darabakai. Ura darabasa katakai darabakanda. And you shall seek me and you will find me, saith God. My presence shall be greater in your life, saith the Lord. You will no longer keep silent. You will open your mouth and you shall speak my word, saith the Lord. Riki andarabasiki alalabakanda. My power shall be greater in you, saith God. My anointing shall be greater in you, saith the Lord. And everything shall be great in your life, saith God. Believe it, saith the Lord, for everything will be in kung ito. Huwag po nating sasayangin sapagkat ito po yung mga time na ang Diyos po ay minamanifest niya yung kanyang malakas na kapangyarihan. Ang gagawin lamang po natin ay maging open. Kalapitin mo yung katabi mo, open. Okay. Ibig sabihin, you might not understand. Okay? Maaring hindi nyo naiintindihan ng maraming bagay sapagkat it's the first time na kayo ay nag-attend. Ano ba yan? Ano ba yung sinasabi ni Pastor Raging? Nakakatakot. Parang nagje-German. Kaya, ano kayang lingwahe yon? Ako nga rin po, hindi ko alam kung anong lingwahe yon eh. Yun po yung tinatawag na speaking in other tongues. It is one of the manifestations of the gifts of the Spirit. Okay? As designated in the Bible. Kaya, at hindi po yun isang bagay na nakakatakot, kundi isang bagay na dinidesire. Okay. Meron pa po kayong isa at kalahating araw para maranasan iyon. Amen? So, meron pa mamaya sa campfire natin. Alam ko, ma-excite kayo. Be excited because greater anointing and outpouring of the Holy Spirit. Ipupuhos niya yung mamayang gabi. Amen po ba? Yes. Amen. Kaya ngayon pa lang, dapat merong hunger. May thirst sa puso natin. Amen po ba? And one of the things that you should desire is to speak in other tongues. Especially kung matagal ka ng Kristiyano at hindi ka nag-speak in tongues. Or nag-speak in tongues ka, parang occasional. Pag birthday mo lang, o pag meron lang anibersaryo, o pag meron lang mga great events. Pero hindi yan ang nais ng Panginoon. God wants you to practice it, to live it every day of your life. You practice it. Amen? You speak in other tongues. Ngayon, meron akong tanong. Sino dito, in all honesty, would like to experience that? Amen. Sige. God will feel the hunger in your heart. Ang prerequisite lang is that you are hungry. Amen. Paano ibibigay ng Diyos ang isang bagay na hindi mo ninanasa? Yung bang ipaglalaban mo ng patayan? Yung bang ipaglalaban mo ng walang makakahadlang? Kapag nakita ng Diyos yung desire na yan, hindi pwedeng hindi niya ibigay. Amen? Amen. So in all honesty, sino dito ang gustong makaranas nun? Taas ang kamay. Gusto niyo mag-speaking in tongues. Because speaking in tongues is the gateway to all the other blessings of God. Amen? Kinakailangan mabaptize ka ng Holy Spirit. At ang manifestation and proof that you are baptized with the Holy Spirit is when you speak in other tongues. Oh, amen? Yung kagaya ng ginagawa ko kanina habang nag-worship ako, kuraba si kia lalabasan narabakay. Amen? Ngayon, kapag na-receive mo na yung gift, hindi itong turo ko eh. Pero padaanan ko lang. Amen? Kasi gusto ng Panginoon, kapag tayo ay na-born again, lahat mananasan natin. Amen? Ganito ako nung unang na-born again ako. Excited ako. Lahat ng camp, inatenan ko. Mapapuntang Norsagaray, mapapuntang Baguio, mapapuntang kung saang lugar. Amen? Wow na wow ako. At yun lang ang prerequisite.
You should be hungry and thirsty for the presence of God, that you are willing to do everything to attain it. Amen po ba? Amen. So, sino po ang gustong makalanas ng speaking in tongues? Okay. Kinakailangan, gustong 100 million times na gusto mo talaga. Amen? You should be hungry for it. You should desire it. Amen? Yung sabi ko nga sa'yo, yung talaga ipaglalaban mo ng patayan, makuha mo lang. Amen? Amen po ba? Kasi kapag na-receive mo yung baptism of the Holy Spirit, ang initial manifestation yan is that you speak in other tongues. Pagkatapos ang speaking in other tongues, sunod-sunod na yon. Iti-desire mo naman yung interpretation of tongues. Yan. Pagkatapos mo mag-tongues, kundarabasik, yalalabak, kandarabakay, ano yun? Ano ibig sabihin nun? Hingin mo ngayon ang interpretation of tongues. Kasi ibibigay din ng Diyos yun. Okay, so dati sa mga ganitong camp, minamanifest namin yun. Merong magpa-prophesy, mag-i-speak in tongues. Tapos yung isa mag-i-interpret kung ano ibig sabihin nun. Ganito ang sabi sa'yo ng Panginoon, ang nais ng Panginoon, ganito, ganyan, ganyan. So, interpretation yun. At lahat po ng mga iba pang mga gifts of the Spirit according to the Bible. Two and a half days na lang. Kasi parang kahapon, daming nasayang na oras eh. Si Satan talaga, ayaw niya tayong tuloy-tuloy. Nag-brown out pa, diba? So, sayang yung isang gabi, no? Wala tayo na narinig. Amen? Pero, ganun pa man, ang Diyos po ay hindi po, alam ng Diyos kung ano po ang para sa ating lahat. So, God wants us, basahin po natin sa Matthew 28:19. Matthew 28:19. Alam na alam niyo to eh. Hindi ako maalam dito kasi yung Bible ko, sabi, ito na lang, gamitin mo mama para hindi ang bigat-bigat nung dinadala mo, pero hindi ko pa talaga ito natututunan. Ito na, Matthew 28:19. Okay, sabi doon, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabihin nga ho natin lahat, therefore, go and make disciples. Ulitin natin. Therefore, go and make disciples. This is the great commission of God. Anong sinabi niya? Therefore, go and make Christians of all the nations. Amen po ba? Ano pong sabi doon? Go and make disciples. Ang command ng Panginoon is for us to go and make disciples. What is the difference of that? Ano bang ibig sabihin ng go and make disciples of all nations? Bakit hindi na lang sinabi gawin yung Kristiyano ang lahat ng bansa? 'Di ba? Mas madali 'yun, 'di ba? Mas understandable. Ano bang ibig sabihin ng disipulo? Pero may purpose ang Diyos kung bakit sinabi niyang disciples. Go and make disciples of all nations. Because God does not want you to be just Christians. Kasi pag Kristiyano ka, yan ka na lang, Kristiyano ka. Pero kapag disciple ka, meron pang higit pa. Meron ka pang gagampanan. Meron ka pang tutuparin. Meron ka pang purpose sa buhay. Amen? Go and make disciples. Go and make disciples. Palapitin mo yung katabi mo, go and make disciples. Ano raw po? Go and make disciples. And what does disciple mean? Disciple means a learner. Sabihin mo natin, lahat, learner. Learner. Ano ibig sabihin ng learner? Estudyante. Diba? Tayo, mga estudyante tayo. We learn in school. We acquire knowledge. And we cease not. We stop not. Amen? Araw-araw meron tayong natututunan because life in itself is a continuous process of learning. Araw-araw meron tayong natututunan sa mga kabiguan, sa mga katagumpayan, sa lahat ng mga karanasan, tayo ay may natututunan. That makes us learners. Sabihin mo natin lahat, learners. And disciples are learners. Tayo ay mga nag-aaral. Tayo ay mga estudyante.
tayo ay patuloy na nag-a-acquire ng knowledge. Kaya merong ganitong mga camp, sinasabihan tayong magdala ng Bible, sinasabihan tayong magdala ng notebook, sinasabihan tayong magdala ng ballpen. Alam niyo po ba nung ako'y uma-attend ng camp, yung pagkatapos ng camp, yung isang buong notebook ko, punong-puno ng sulat. Kasi lahat ang sinasabi ni Pastor, lahat ang sinasabi ng mga speaker, iba-ibang speaker, ganito rin kami, umaga, tanghali, gabi. Lahat ng mga turo nila sinusulat ko. At lahat ng mga yun, nagamit ko para sa aking paglilingkod. Sabihin mo natin lahat, disciple. Disciple. Kaya tayo po, it is not enough that we become Christians. Amen? It is not enough that we are called Christians because God wants us to be disciples. Sabihin mo natin lahat, disciples. Disciples. Amen. And being disciples, the only prerequisite is that you are willing to learn. Amen? You are willing to learn. At magkaminsan, itong mga pag-aaral at mga pagtuturo na ito ay punong-puno ng iba't ibang karanasan. Merong masakit na karanasan, merong masarap na karanasan, may malungkot na karanasan, may maligayang karanasan. Completos ricados. Amen? Ang pagiging disipulo ni Kristo. And one of the things, of all the many things, that God wants us to learn as disciples is, eto po, Mark 2. Basahin natin. So Mark chapter 2. Okay, Mark chapter 10 pala. Mark chapter 10, 32 to 45. Okay. Mark, saan ba yun? Ayun, Mark 10, 32 to 45. Okay, so ito, babasahin ko po sa inyo. Mark chapter 10, 32 to 45. Ito ang gustong maranasan sa napakaraming mga gustong ituro ng Diyos sa atin. Kasi learner nga tayo, estudyante tayo. Ako, I am always a willing learner. I believe that, you know, every day meron akong matututunan. Meron akong natututunan, hindi dahil nagpagturo na ako, I will stop learning. Hindi dahil nandito ako sa harapan, hindi na ako mag-aaral. Patuloy po ang pag-aaral. Amen. And every time na merong tinuturong bago ang Lord sa akin, na-excite ako. Lord, minsan, pare-pare yung teksto eh. Pare-pare yung versikulo. Pero every now and then, may bagong revelation. May bago na namang paghihipo ang Lord. May bago na namang sinasabi ang Lord. Lord, naturo ko na to dati ah. The same text. Pero ngayon, may iba na namang revelation. And you know, every time, it excites me. It never fails to excite me. Amen? Because I am a disciple. I want to learn. Amen? Ngayon, ikaw, gusto mo rin bang matuto? Hindi mo ba sasayangin ang pagkakataong ito? Yes. Whatever God is teaching you, will you learn? Yes. Will you be a disciple? Yes. Then praise God, lalabas kayo dito na hindi nasayang yung oras nyo. Yes. At pag lumabas kayo dito na wala kayong natutunan, sayang naman! Yes. Amen! Tumulog lang kayo, naglaro lang kayo, nag-enjoy lang kayo, but you have not learned anything, it's a waste of time. Now, God wants us to learn something, and this is one thing that God wants us to learn. Mark chapter 10, 32 to 45. They were on their way up to Jerusalem, with Jesus leading the way. And the disciples were astonished, while those who followed were afraid. Again, he took the 12 aside and told them what was going to happen to him. Ito yung ipapako na siya sa krus. We are going up to Jerusalem, he said. And the Son of Man will be betrayed to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death, and they will hand him over to the Gentiles, who will mock him, spit on him, flog him, and kill him. And then 3 days later, he will rise again from the dead. Then, James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. And Jesus said, what do you want me to do for you? They replied, let one of us sit at your right hand and the other at your left hand in your glory. Jesus said, you don't know what you're asking. Jesus said, can you drink of the cup that I will drink or be baptized with the baptism I am baptized with? And they said, we can, they answered. But Jesus said to them, you will drink the cup
I drink and be baptized with the baptism I am baptized with, but to sit at my right hand or on my left hand is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared. And when the 10 heard about this, they become indignant, and with James and John, they said, "What are you asking?" And Jesus called them, "You know that? You are regarded as rulers of the Gentiles. They lord it over them. Their high officials exercise authority over them. But not so with you. Instead," Jesus said, "whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be the last. Whoever wants to be the great must be the slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, to give His life as a ransom for many." So ang una po na gustong matutunan ng Panginoon sa atin, if you want to become disciples, is ano? Servanthood or humility. Because God does not want you, sabi nga ito, basyado na itong palasak, ayaw ng Diyos na Kristiyano tayong tagabutas ng bangko forever. Amen? God wants to use you. Amen? And if God uses you, God wants to teach you the right character. Because if God releases you, pag ni-release ka niya sa ministry, if God releases you in the ministry without breaking, molding your character, magkakalat ka lang. Amen? And so before God releases you into something great, into something that is called ministry, God wants to make hubog. Ano ba yun? God wants to mold you. God wants to train you. God wants you to learn the right character and the right attitude. And among the many attitude and among the many right character in serving the Lord, humility is the greatest. Yes. Amen? Yes. Why? Because it is Jesus Christ who set the perfect example of humility. In Philippians chapter 2, makikita natin yan, who is God Himself in heaven regarded Himself not as God, but He removed Himself of His deity. Tinanggal niya yung kanyang pagka-Diyos at siya'y bumaba dito sa lupa bilang tao. He removed Himself of Him being God. Amen? And He came down to earth as a person, as a human. Kaya nga dito ang sabi nila, the disciples were expecting Jesus as their king. And what is a king? A king has a kingdom. Amen? Kaya siya king eh. What is the standards of a king? A king has an army. Kaya nga siya king. A king has some wealth. Meron siyang kayamanan. Ang isang king ay meron siyang power. Meron siyang authority. But all of these things, binali ng Panginoon, binura ng Panginoon. Because Jesus came on earth, not as a king, but a servant, a carpenter who came from Nazareth. Jesus came on earth not with a kingdom, amen, but the kingdom of God, say He said, is in the hearts of man. It is not, amen, hindi ito isang kaharian na makikita mo na pag-aari mo, ektaektare ang lupa. Amen? It is not how may, or how wide your occupation is as a kingdom, amen? Binali, God destroyed all those conceptions about the kingdom and power. When He came to earth, He took out His being a king in heaven, and He took up the humility. Amen? So makikita po natin, tingnan po natin sa Philippians chapter 2 verse 11. Okay, bago ako pumunta doon, the Israelites, they were waiting for their Savior. They were waiting for their king. They were asking God, "God, give us a king." Amen? But God does not want to give the Israelites a king. Because the Lord is, God is saying, "I am your king. Bakit naghahanap pa kayo ng ibang king? Ako na nga ang King of Kings and Lord of Lords, di ba?" Pero matigas ang ulo ng mga Israelite eh. Kahit ayaw ng Diyos, binigyan niya. Kasi nagde-demand sila, "We want a king." Kaya binigay, sino? Si Saul. At ang iba pang mga king. Pagkatapos ni Saul. At ang mga king na to, tigas ng ulo, di ba? Lahat sila sumuway sa Diyos. Lahat ng mga ito lumayo sa Diyos. Lahat ng mga king na ito hindi sumunod sa Diyos. Amen? Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan.
gumawa sila ng mga bagay na sumakit sa puso ng Diyos, sumugat sa puso ng Diyos. All of these kings after Saul, from Saul to the many kings of Israel and the rulers of Israel, disobeyed God. Amen? But the Israelites were asking for their king. And so when Jesus Christ in his God, in his man form, was, you know, put into trial in front of Pilate, di ba? Sabi niya ganun, what do you want? Sabi ni Pilate, what do you want me to do with your king? Sabi ni Pilate, ano sabi ng mga tao? Crucify him! Amen? Because they expected a king who has power, who has wealth, who has army, who has authority. But Jesus Christ is completely the opposite of their expectations. Amen? In the world, the politicians lord it over their constituents. Sila ang boss. Sila ang makapangyarihan. Si mayor, si governor, si president. Amen? Pag ano sinabi niya, bow lahat ng tao. Kasi sila ang may kapangyarihan. They are the ones who are in power and they lord it over their constituents. But in the kingdom of God, it is completely the opposite. Those who are in position and in authority, they are the last of all. They are the servant of all. And it is very hard to comprehend. Mahirap itong unawain. Eh, I have the title, I have the power. Bakit hindi ako, di ba? Pwede akong magsiga-siga. Pastor kaya ako. Kapastol kaya ako. Deacon kaya ako. Amen. Propeta kaya ako. Apostol kaya ako. So I should lord it over you. Amen. At ganun din ang ina-expect ng mga Israelites. They were expecting Jesus to kick butts, you know, when he came here on earth. They were expecting Jesus to rule a kingdom, a physical kingdom. But Jesus Christ, out of obscurity, came from Nazareth as a king or carpenter. Carpenter. And carpenter is one of the lowliest of occupation during that time. Amen? Pinakamababa yan sa mga occupation kagaya ng mga fisherman. And sinong kahulubilo niya? Mga hindi kaya yung mga kaharian din, mga kings of other kingdoms. Amen? Sino mga kahulubilo ni Jesus? Mga fisherman, mga tax collector, mga ordinary people, mga sinful people. Amen? Siya ay nakihalubilo sa mga ito. At yun po ang sinasabi ng Bible. The Israelites were expecting somebody who is great, somebody who has a title, somebody who has power. But all of their expectations were gone to nothing. Amen? Amen. Because they saw somebody. When Jesus was put on trial, he never even spoke. He never even defended himself. Amen? Hindi niya sinabi, huy, wala akong kasalanan, bakit niyo ako tinatry dito? Huy, wala akong kasalanan, bakit niyo ako gustong i-crucify? Amen? Huy, wala akong kasalanan, I don't have any sin against these people, why do you want to crucify me? He never even spoke. Amen? Hindi nga siya nagsalita. Bagamat meron siyang karapatang magsalita, dahil wala naman siyang kasalanan, pero tayo, masyado tayong defensive, di ba? Di pa nga nagsasalita, huwi, hindi, ganito yan eh, talaga naman, ganito yan eh, amen? Ang dami na nating salita, nakasampu na tayo, wala pa akong sinasabi, yung dami mo nang sinabi, amen? But Jesus didn't even speak, although he has all the right to speak, because wala naman siyang kasalanan. At ganun po ang nais ng Panginoon sa atin. God wants us to teach servanthood, because if you want to be used by God, lalo na kayong mga kabataan, alam ko, bata pa kayo, pero gusto na kayong ihanda ng Diyos, gusto na kayong turuan ng Diyos, gusto na kayong basagin ng Diyos, gusto na kayong imold, imelt ng Panginoon. Because God is preparing you for a great ministry. Naniniwala ba kayo doon? Everything shall... Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Narinig niyo yung prophecy? Everything shall be great. Everything shall be increased sa buhay ninyo. And so before that thing happens, God is preparing you. Kapag dumating yung puntong yon, naway masumpungan kayo na maalala nyo ang mga itinuro ng Diyos bilang mga disciples. And one of the things that is really difficult to have as a servant, as a minister of the gospel, is this humility.
But it is possible because Jesus has set the example. He is the epitome of humility. At makikita po natin yan sa Philippians chapter 2. Okay, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, magsisimula po tayo sa verse 5. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Sino raw po yung dapat nating gayahin? Sino po yung dapat nating gayahin? Should be the same as that of sino? Christ. Sino? Jesus. Si Jesus Christ. Maraming mga examples of humility sa mundo. Kagaya ni Mahatma Gandhi, kagaya ng mga, itong mga men and women na ito, but nothing compares to Jesus Christ. Ito ang perfect example of humility. Tingnan po natin, basahin natin. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider himself God, something to be grasped, but made himself nothing. Taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearances as a man, he humbled himself and became obedient to death, even to the death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So sino raw po yung ating binasa na bagamat siya ay Diyos, hindi niya iniregard ang sarili niya na Diyos, kundi hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at siya'y bumaba dito sa lupa bilang tao. At hindi lamang siya namasyal dito sa lupa. Amen? At nagpasarap ng buhay. Kundi, dinanas niya ang pinaka makatinding suffering that nobody can ever maybe suffer. Amen? Ano po, alam na natin niya, kaya may Semana Santa. He was flogged. He carried his cross. He was crucified. He was obedient, sabi ng ating binasa, he was obedient unto death. He was obedient unto death. So siguro naman sa atin, wala pang nag-obey unto death. Di ba? Kasi hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Ngayon, what are the things that are making you suffer? Yung asawa mo ba, pinipigilan ka, maglingkod? Hanggang ngayon, di ka pa rin maintindihan. Wala siyang ginawa, kundi persecute ka. Bible study na naman. Punta ka na naman sa ganito. Hayo ka ng hayo, hayo ka ng hayo. Amen? Siguro naman, hindi ka pa naman siguro tinututukan ng baril ng asawa mo para pigilan kang maglingkod. Siguro naman hanggang itinapon pa lang yung damit sa kalsada. Naranasan niyo na ba 'yon? Nung ang init-init ko sa Lord, ma-attend ako ng meron akong ate na tamburine seminar. Gustong-gusto kong matutong magtamburin kasi na-excite ako, ayaw akong payagan. Ay tumakas ako. Grabe, ganun ako katigas ang ulo noon eh. Tumakas ako, pagdating ko, gabi na. Pagdating ko, yung mga damit ko, tinapon na sa kalsada. Sabi, tigas daw ng ulo ko. Pero kung minsan, no, nakakagawa ka ng mga bagay na never in your life. Kasi ang alam ko, I'm an obedient child eh. Model daughter nga ako eh. Sa pamilya. Ako, idol ng mga pinsan ko at ng mga maliliit na mga umaano sa akin. Kasi raw, masunurin akong bata. Mabait akong bata, matalino akong bata, magaling akong bata. Lahat, pinupuri nila ako. Pero isang araw, nakita nila, ay, ang bobo mo pala. Hindi ka pala magaling, hindi ka pala matalino, hindi ka pala mabait. Kasi sinuway mo ang magulang mo. Gusto ng mga magulang mo, maging doktor ka, ba't hindi ka nagdoktor? Pinili mo mag full time. Amen, pinili mo na mag-suffer, pinili mo na matulog sa papag, pinili mo na matulog sa tent. Wala kang bahay. Amen? Sa bahay niyo, may sarili kang kama, may sarili kang kwarto, pero pinili mo mag full time, tapos dyan, binubuhat ka ng lamok. Amen? Dahil pinili mong maglingkod sa Diyos. And people will not understand. Amen?
Pero you can do things eh, dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Hindi mo nga akalain na magagawa mo yung mga bagay na yun eh. Akala ko hindi ko kayang gawin yun eh. Kasi, humanly speaking, gusto natin comfort, di ba? Gusto natin comfortable yung buhay natin. Hindi yung, pag nag-full time ka, wala kang pagkain eh. Amen? Wala kang pagkain. Wala talaga. Pag wala, fasting ka talaga, forced fasting. Wala kang sabon, wala kang shampoo. Wala kang tulugan, wala kang unan. Amen? Bible unan mo. Tapos yung higaan mo, yung pinagkabit-kabit na upuan na ganyan. Hindi pa ganyan ang upuan noon. Wala pang Uratex ng unang panahon eh. Yung mga defolded lang na ganyan. Tapos pagkabit-kabitin mo lang. Tapos ganito yung tent, yung unang church natin. Wala siyang dingding. Tent lang talaga, literal na tent. Amen? Ngayon, bakit pinipili ng mga taong maglingkod sa Diyos? Eh si Jesus Christ nga eh, mas matindi nga yung nasuffer niya eh. Wala pa sa kalingkingan yung nangyari sa akin. Amen? At sino ako para magmalaki? Amen? So the greatest lesson God wants us to learn is humility. And when you learn this humility, then you can do everything. Amen? Mawawala yung kaartehan mo. Makikita mo kung sino yung mga humble at saka may servant heart sa mga ganitong pagkakataon. Makikita mo dyan kung sino may mga servant heart eh. Makikita mo dyan, handa niyang ibigay yung higaan niya para sa iba. Hello? Makikita mo dyan kung sino yung may humility at may servant heart at pwede nang maglingkod sa Panginoon pag nakita mong handa niyang ibigay yung pagkain niya para sa iba. Makikita mo dyan kung sino yung may servant heart eh. Kasi handa niyang ibigay yung unan niya na kanyang pet peeve, ay hindi pet peeve, yung kanyang comfort. Amen? Yun yung kanyang sign of comfort eh. Pero handa siyang mawala ng comfortability for the sake of others. Sisa, wala ka bang unan? Ito na lang o unan mo. Pero siya, hindi siya makatulog pag wala siyang unan. Pero handa siyang ibigay. May servant heart yan. Makikita mo yan kung sinong may servant heart eh. Pag naubusan ng ulam, walang reklamo. Ano ba yan? Wala na namang ulam. Naubusan na naman ako. Kahit na ba nag-swimming ako, dapat tinitirhan ako. Di ba? Makikita mo kung sino yung may servant heart, walang reklamo. Hindi nagka-complain, hindi nagka-grumble. Amen. Makikita mo kung sino yung may servant heart, titingnan niya yung kapakanan ng iba. Titingnan niya muna yung iba bago yung sarili niya. Ano ba yan? Ang init-init? Ang lamok-lamok pa? Wala ba na electric fan? Amen? Nare-realize na andito siya sa gitna ng ilang at hindi ito ang oras ng paghahanap ng electric fan. Nakikita niya na nasa gitna siya ng isang gawain at ang tawag ay camp. Kaya nga tinawag na camp. Meron pang tent. And you don't have any comfortability in sleeping in a tent or sleeping in a papag or sleeping doon sa buhangin kasi wala ka talagang tulugan. Makikita mo kung sinong may servant heart, walang reklamo yan. At walang sama ng loob yan, hindi na ako sa susunod na sama. Kasi hindi nila ako binigyan ng unan, o hindi nila ako binigyan ng kumot, o hindi nila ako binigyan ng tulugan. Sa susunod din ako sasama sa camp. Makikita mo kung sinong may servant heart dahil ano man ang dinaranas niya in the midst of whatever he or she is experiencing, you can never hear him complain and grumble just like Jesus Christ. Si Jesus Christ, crucify him! Crucify him! Hindi nga siya umimik eh. Amen. Oh, what can you say? Sabi ni Pilate. Wala. He did not even defend himself. Amen? He just kept quiet. Kasi alam niya, darating din ang panahon, ang katotohanan ay lalabas. Amen? So he did not even defend himself. And, ano sabi ni Pilato, kayo na nagpaano niya na, naghugas siya ng kamay. Sabi niya, kayo nagpa-crucify niya na, hindi ako, tinanong ko lang kayo eh. Sabi niya, crucify eh. So crucify him. Amen? But in the midst of what Jesus Christ went through, never did he complain. Hindi siya nanisi ng kahit sino. Amen? Sabi nga niya, Father, forgive them for they know not what they are doing.
Ang hirap nun, ha? Sinaktan ka na, binugbog ka na, dinurog ka na, amen? Pinuhusan ka pa ng suka sa sugat mo. Ang hirap nun, ha? Sasabihin mo, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. But Jesus is setting an example of a perfect humility. That it can be done. Pwedeng mangyari. Pwedeng maganap. And if you realize that you can be like this, then you are ready to serve God. You can be a disciple of God. Amen? Amen. Ngayon, nais kong balikan. Sabi ng Panginoon, go ye and make disciples of all nations. So God wants you to be a disciple. And being a disciple, God wants you to learn. And what is the first thing that God wants you to learn? Servanthood. Amen? You can never serve God if you don't have a servant heart. Amen? And a servant heart is when you are willing to forget yourself for the sake of others, for the sake of God, and for the sake of your fellow men. At ang mga bagay na ito ay nagmamanifest sa mga simpleng bagay na makikita mo nga. At nakikita ko eh, nabe-bless ako. Nakikita ko yung mga umiikot, tinitingnan yung kapakanan ng iba. Nakikita ko yung mga, at naririnig ko yung mga usap-usapan na hindi sila makapakali na merong ganito at merong ganyan. They are affected. At nabe-bless ako, sabi ko, Lord, meron ng mga susunod na maglilingkod sa'yo. Kasi nakikita ko na meron silang servant heart at willing sila na gampanan iyon, gawin iyon, pangatawanan iyon. Kaya lalo akong na-inspire nung binigay sa akin ng Lord ito. At kung pero kung titingnan natin sa Mark 10:32, 'di ba, yung binabasa natin kanina. So, si Jesus Christ ang epitome of a servant. When he forgot his place in the heavens and came down on earth. Ngayon, balikan natin yung Mark chapter 10. Si Zebedee at saka si James and John, di ba? Doon sa ating binasa. Mark 10:32 hanggang 45. Okay. Kinento ni Jesus sa mga ano niya. Jesus prepared his disciples. I will be mocked, I will be flogged, I will be condemned to death, and I will be handed over to the Gentiles. Okay? At makikita po natin doon na si James and John, sabi niyang ganon, Teacher, they said, we want you to do what we ask of you. Tapos sabi ni Jesus, anong gusto niyong gawin ko sa inyo? What do you want me to do for you? And they replied, let one of us sit on the right hand and on the left hand. Ano sabi ni James and John? Si James and John are one of the closest disciples to Jesus. And even though they are close to Jesus, they did not get it. Hindi nila nakuha kung ano ang purpose ng Diyos. What did they want? Anong gusto nila? Ayan, sabi nilang ganun. Ano ang gusto nila? Lord, pag nandun ka na sa glory, huwag mo naman kaming kalimutan. Baka naman, pwedeng lumupo sa kaliwa at sa kanan. Baka naman, Jesus, kapag nandun ka na sa glory, if you are seated in your glory, can I sit on the left and the other on the right? Okay, sino to? James and John, sons of Zebedee. Ang tagal ng kasama ni Jesus, araw-araw sa ministeryo, pero hindi nila makuha ang puso ni Jesus. Hindi nila makuha yung humility. Gusto nila power, gusto nila position, gusto nila fame, gusto nila title. Baka naman. Amen? At marami sa ministry ganyan. Amen? Ayaw nila, hindi sila makontentong follower lang sila. They want to be the leader. Amen? Meron kasi talagang mga tinawag talaga na support lang. Nasa Bible din yan eh. Sila talaga yung support lang. Meron naman talagang they are called to be, yun nga, fivefold na calling ng isang lingkod ng Diyos. Apostle, prophet, teacher, pastor, evangelist. Amen? Pero meron ding tinawag na
na taga-suporta lang. Amen? Kaya dapat alam mo kung saan ka talaga. Kung tinawag kang support, maging happy ka sa pag-support. Amen? Huwag kang kumuha ng isang bagay na hindi naman para sa'yo. Huwag mong pagnasaan ng isang bagay na hindi ka para doon. Amen? Know your position, know your place in the body of Christ. Kaya yan ang importante. Ngayon, ito ang discipleship kasi medyo malalim-lalim na ito. And I expect you, amen, na lahat tayo in our own little way will be serving the Lord. Find your place in the body of Christ. Amen? Kalapitin mo yung katabi mo, find your place. At pag nakuha mo na yung pwesto na nais ng Panginoon sa'yo, magiging happy ka dyan. Kasi yan talaga yung perfect place mo eh. Kapag hindi para sa'yo, kahit nandun ka sa pwestong yan, hindi ka magiging happy because that is not your place. Amen? Kagaya ni James and John, ambisyoso. Masyadong ambisyoso. Sabi nga nila, pa-epal. Ipasok kita sa Facebook. Amen? Sabi nila, baka naman po kapag nandun ka na sa glory, huwag mo kaming kalimutan. Pangalan ko po James. Ako naman po si John. Magkapatid po kami. Anak po kami ni Zebedee. Baka naman po pwede kami magkaroon ng title doon. Baka naman po pwede kami magkaroon ng pwesto. Aba, hindi basta-basta hiningi nila ha, kaliwa at kanan ni Jesus. Katabi. Hindi naman masara, hindi naman masamang mag-ambisyon. Amen. Pero alamin mo kung yun talagang pinapa-ambisyon ng Diyos sa'yo. Amen. Because each one of us has a perfect place in the body of Christ. Imagine mo yung kung yung mata mo napunta sa paa mo. O yung kamay mo napunta sa mata mo. Ano may itsura mo? Di ba pangit? Lahat ng parte ng katawan natin ay perfect. Amen? In its place. Kaya nga ang gaganda nyo at ang gugwapo eh. Kasi perfect yung location. Pero imagine mo yung kung yung mata mo napunta rito sa noo mo. 'Di ba? Merong mga ganyan, yung may mga third eye. 'Di ba? Nakakatakot. Creepy. Kasi parang monster 'yun. Amen po ba? O yung bibig mo napunta sa likod mo. Imaginein mo. But God knows perfectly where these parts of the body should be located. Amen. Because God is a perfect God. He wants you to look perfect, beautiful, handsome. Amen? Amen. Ganun din dyan sa body of Christ. God knows where is your perfect position. You just have to find it out. Find the will of God in your life. Locate. Amen? Pag nakita mo ang sarili mo sa body of Christ, happy ka. Amen? Maraming mga tao, hindi sila kontento. Yan. Dissatisfied sila. Bakit ganun? Puro na lang si pastor ang nilalabgipan. Ako rin naman ah. Masyado akong masipag. Amen? Lagi akong nagbubrum-brum. Pumupunta ako, humahayo kung saan-saan. Bakit ganun? Puro kay pastor ang love gift. Makupitan nga. Binubuksan. Bago makarating kay pastor, kinukuhanan na. Hindi makontento eh. Hindi niya alam, suporta lang siya. Amen? Pero gusto niya mag-ambisyon. Gusto niya rin maging leader, mataas. Parang si James at James and John. Ambisyoso. At marami pong ganyan sa body of Christ. Ambisyoso, ambisyosa. Gusto rin nila, sila rin ay may pwesto, may titulo. Pero you will never succeed. You will never be happy. You will only be happy when you have found your perfect niche. N-I-C-H-E. Niche in the body of Christ. Your perfect place. Your perfect position. Because you only have one perfect position and that is the will of God. Kung ano man yan, that is for you to find out. Amen? Amen. Alamin mo. And then, when you discover, and then when you find out, then you will be happy. Then you will be satisfied. Then you will be contented. At hindi ka magre-rebelde. Amen? Amen? Hindi mo sisiraan si pastor. Hindi mo sisiraan ang church. Amen. Amen? Amen? Because you have found your perfect
place in the body of Christ. Huwag po natin gayahin si James and John. They wanted more than what they can handle. Ano sabi ni Jesus? Kaya mo bang inumin yung cup ko? Kaya mo bang tanggapin yung baptism ko? Ano yung cup? Cup of suffering! Amen! Ano yung baptism? Baptism of fire! And fire is not a joke. Madali ba masunog? Hindi! Pag nasunog ka, patay ka! Ibig sabihin, pag sinunog ka ng Diyos, padadaanin ka niya sa apoy, God will purify you. Amen! Alam niyo yung mga gold? Pinupurify yan. Para ma-purify yan, pinapadaan niya sa pugon, pinapadaan sa apoy, para makita kung ano yung totoong gold sa kanya. Amen? So, that is another teaching. Merong iba't ibang materials ang pagkakagawa ng isang Kristiyano. Merong made of wood, made of hay, made of gold. At kapag made of hay ka, padaanin ka sa apoy, sunog ka, one click, di ba? But you are made of gold, padaanin ka sa apoy, lalo kang napupurify. Lalo kang gumaganda, kumikinang, tumitibay. And so, ang mga totoong Kristiyano, pag pinupurify, yes, Lord, hindi yan nagre-react. Amen? Yes, Lord, more, more. More fire. Baptize me with your fire. Amen? Because I want to be purified. The more fire, the more purification. Amen? Mabigat, pero ito talaga ang gusto ng Panginoon. This is discipleship. God wants you to be disciples, brethren, not just ordinary Christians. And so God wants you to learn. And in the process of learning, you go through pain, you go through suffering, you go through breaking. Binibreak ka, gugutumin ka, pupunta ka sa camp, di ka makakakain ng panghapunan. Pero titignan ng Diyos, kaya mo ba? Isang araw lang naman na fasting o isang meal lang naman na fasting, di ka ba magrereklamo? Amen? Amen. God wants you to go through it. At ganun po yung makikita natin dito. James and John, tinanong ni Jesus, can you drink of the cup? And can you receive the baptism that I have went through? Anong sabi nila? Sige, tingnan natin. Yabang nito eh. So they replied, sabi ni Jesus, you don't know what you are asking. Hindi mo alam ang hinihingi mo. Hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Okay, Jesus said, can you drink of the cup I drink or be baptized with the baptism that I am baptized with? They said, we can. Ang yabang, di ba? Sabi niya, oo, kain-kain namin yan. Okay, kasi set sila dun sa title eh. Set sila dun sa position eh. Biro mo ba naman left and right ni Jesus? Kaiingitan sila nun. Bakit ganun? Si James and John, nasa left and right ni Jesus. Eh kami, ang dami kaya namin pinagdaan ng paglilingkod. Bakit kami nandito lang? Oh, gusto rin ni James and John na kaingitan sila. So, sabing ganon. Pero ang sabi ni Jesus, oh sige, sinabi nyo na kaya nyo pala yung cup at saka yung baptism na ibibigay ko sa inyo eh, na dinaanan ko eh. Sinabi ba ni Jesus, oh sige, I grant you your request. Sinabi ba ni Jesus? Ano sagot ni Jesus? Kahit sinabi nila, positive, in-affirm nila, kaya namin, Lord. Kaya namin mag-suffer. Kahit kagaya nung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, kaya namin yun. Kakayanin namin yun. But sabi ni Jesus, but to sit at my right hand or on my left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared. It is already set. Nakaset na. Nakaset na kung sino ang nandun. At pero hindi natin alam kung sino. Baka ikaw yun. Amen? Kasi nakikita ng Diyos kung gaano ka kahumble, kung gaano kang nagtitiis, naglilingkod, nang walang kapalit. Amen? Marami rito nakasabay namin. 25 years na ako sa ministry. Or more. Kasing edad nung anak ko. At marami rito nakasabay ko from the beginning and I've seen the humility in their hearts. Kaya nga sila nanatili. Dahil kung mayayabag itong mga itong nakasama ko, wala na rin sila. Lahat ng mayayabag, nawala. Amen. Lahat ng nagmalaki, nagmataas, nawala. Kaya huwag nyo silang susundan. Akala nila nakatikim lang sila ng konting titulo, nakatikim lang sila ng konting sagana, konting
Kasi yung mga tao, dinudyos na sila eh. Akala mo sila na talaga yung ano eh. Inilapit nila yung sarili nila. Inilapit nila ang Diyos sa puso nila. Amen? Hindi nila inilapit ang mga tupa sa Diyos. Ay, mali. Inilapit nila ang puso ng tupa sa puso nila. Hindi nila inilapit ang puso ng tupa sa Diyos. Amen? Because the spirit of James and John is upon them. They are after title, they are after possession, they are after what they want and what they desire. Pero hindi ito ang gusto ng Panginoon. And if you want to stay in the ministry until the second coming of Jesus Christ, huwag niyong gayahin si James and John at huwag niyong gayahin sila na nagmalaki. Akala nila dahil meron na silang mga pinagmamalaki, sipa-sipain ka na lang nila. Amen? God knows. Anong sabi ni Jesus Christ? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam ang pinaggagawa mo. Amen? Ito, nakalaan na to para doon sa kung sino man. Amen? And you know what? Baka isang araw magulat tayo doon sa langit, yung mga katabi ni Jesus, hindi yung mga apostol, hindi yung mga teacher, mga pastor, mga evangelista na mayroong worldwide ministry, kundi yung mga tao naglilinis ng upuan, ng tahimik, at hindi umaasa ng kapalit. Baka magulat tayo isang araw doon sa langit ang makita natin katabi ni Jesus ay yung mga taong naglilinis na hindi umaasa ng kapalit. Amen? Because they have the humility in their hearts. Itong hinahanap ng Diyos. And if you want to serve God in the ministry, this is the prerequisite. Ito po ang unang-unang hihigin ng Diyos sa atin. Be humble. Sapagkat kung hindi ka humble, baka isang araw lumaki ang tiyan mo, lumaki ang ulo mo, lumaki ang puso mo, lumaki ang pride mo, lumaki ang lahat sa'yo, at pulutin ka lang sa kung saan kagaya nila. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin. So Jesus Christ displayed the ultimate example of humility, and that is serving others and honoring God. Ngayon, tingnan po natin si James and John. Ituloy po natin. Ang sabi nilang ganon, "But to sit at my right hand," sabi ni Jesus, "is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared." Ang sabi ko nga sa inyo, do not be surprised if one day you see yourself seated on the left hand of God or on the right hand of God, because God has seen humility in your heart. And those who are, you know, bragging about, "We have a worldwide ministry." Amen. Kami ang pinakamayaman, pinakamalaking church, 1 million ang member namin. And they expect to be seated on the left hand of God? No! Hindi sila ang makikita doon. Kundi yung mga ordinaryong disipulo na naglingkod ng walang kapalit mula sa Diyos. Ngayon, tingnan natin ano naman ang reaction ng sampo. 12. 12 sila, di ba? James and John ang lumapit, humihingi ng pwesto. Anong sabi ni Jesus? "This is not for me to decide." Ito, sabi nung sa verse 41, "When the 10, yung sampo, "when the 10 heard about this, they become indignant with James and John." Nagalit sila kay James and John. Bakit sila nagalit? Eh kasi sila rin, gusto rin nila eh. Grabe ka naman, James and John, inunahan mo kami. Gusto rin namin yan. Amen? James and John is the epitome of disciples who have their own vested interest. At the back of their mind, naglilingkod sila kasi gusto nila yung adoration ng tao. Gusto nila yung praise ng tao. May kapalit. Amen? Gusto nila title. Gusto nila yung pagsamba ng mga tao. Hindi naman literal. Pero yun nga eh. Pinapamahal nila yung sarili nila sa mga tao instead na ipamahal ang Diyos sa mga tao. Ngayon, ano naman ang reaksyon ng sampo? Nagalit din sila. Hindi dahil mali yung ginagawa ni James and John, kundi sila rin. Gusto rin nila. Hello? Gusto rin kasi nila. That's why they were indignant. Sabi doon, James, the 10 were
When the ten heard about this, they became indignant with James and John. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. But not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant." In the world, the standards for serving as a politician is that, you know, you lord it over your constituent, si governor, si mayor, siyang pinaka-powerful sa community. Walang makakalaban kay mayor, kundi ipapa-ambush niya kayo o ipapapatay niya kayo. Amen? Lalo na po sa probinsya, political warlordism is alive. Pag kinalaban mo si mayor, bukas, wala ka na sa mundo. Ibabaon ka ng buhay. Amen? Ipapaanod ka sa ilog. Isa-salvage ka. Ganun po sa mundo. Pero the Lord is giving an example of servanthood. This is true servanthood. Jesus is saying, if you want to be great, you must be a servant. And whoever wants to be first must be a slave to all, must be the last. Para sa mundo, kapag ikaw ang nauna, ikaw ang bida. Diba? Pero para sa Diyos, kung gusto mong mauna, ikaw ang magpakahuli. Ikaw ang huling kumain. Ikaw ang huling matulog. Ikaw ang huli. Lagi ikaw ang huli. Kasi pinapauna mo lahat. Pinitingnan mo lahat ang kapakanan ng iba kung ayos na. Amen? So nakaka-bless ang Lord. Kasi every now and then, nagre-raise siya. Nagre-raise ang Panginoon ng mga servants. Nagre-raise ang Panginoon. And I'm so blessed and overwhelmed in my heart. That, you know, people come and go, pero ang Lord never fails. Amen? He raises men and women that will fulfill His ministry. And I have seen, alam niyo po ba na kayong mga huli, you will possess the double portion of God's anointing? Amen? Yung wisdom ng Lord. Silang mga nauna, wala silang binatbat, wala silang sinabi, puro yabang lang eh. Pero kayo talaga yung hinanda ng Lord for these last days. Haniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon pagkatapos ng camp na ito, meron kayong mga kanya-kanyang gagampanan kung saan man kayo ihagis at itapon ng Panginoon? Amen? Sa mga trabaho nyo, sa mga eskwelahan nyo, sa mga komunidad nyo, accept the challenge. Lord, hindi ko alam kung paano mangyayari, pero sabi mo sa akin, basta mag-humble lang ako sa iyo, gagamitin mo ako. Amen? Andito ako, dalawang kamay, taas kamay. Use me, Lord. Ano pa bang silbi ng buhay ko? Ba't ako nagpapakahirap magtrabaho? Para saan ba to? Eh, lahat ng ito eh, mawawala pag rapture. Hindi ko naman ito madadala ng langit. So why not serve? I'll serve you. Paglilingkuran kita, Lord, I am here. Amen? So huwag mong tingnan kung ano yung magagawa mo. Tingnan mo kung ano magagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kagaya po ng mga disciples na ito, tinuruan ng Diyos on lessons of humility. Ituloy natin. Sabing ganon, whoever wants to be the first must be a slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Wow. Grabe, no? Ito yung greatest lesson of humility. Greatest lesson of servanthood. The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So Jesus Christ Himself set the example of servanthood, of humility. At yun po ang nais natin na Panginoon na sundan. Amen po ba? So one day, may nakikita ko dito mga future na mga pastor at mga pastora eh. Kaya kanina nalid ako ng Lord na tawagin yung mga kabataan. Ang lakas ng urging sa akin na from you will come out, will spring out servants. Amen? Servants. Amen? Ibig sabihin, dapat alam nyo na tinawag kayo hindi to lord it over, but, you know, to serve. Amen? So,
darating ang panahon, the ripening will come, the perfect time will come, and you know, just hintayin nyo lang yun. In the meantime, prepare yourself. So lahat, i-grasp nyo, lahat ng natututunan nyo, lahat ng binibigay sa inyong mga learnings ay yakapin yung lahat. Amen po ba? Amen. So, meron po ba? Ngayon, hindi ko na nga, sabi nga nila sa akin, Mama, sabi ng mga anak ko, hanggang 4 ka lang ha, kasi may games pa. Sabi ko, sige, papaspasan ko yan. Amen. Pero, naway, nakuha po ba natin kung ano yung gusto kong iparating sa araw, sa oras at araw na to? Amen. So, kaninang umaga, bakbakan tayo sa basagan ng mga idolo sa buhay natin, di ba? So, we surrendered all our idols. And so, if all those idols are already gone in our hearts, then we are an empty vessel for God to operate in our hearts, in our lives. At ngayon, tinuturoan naman tayo ng Lord to be disciples. And disciples are learners. And this is just the first of the many that God will teach us. Marami pa po tayo, patuloy tayong umaten sa mga gawain. May mga discipleship po na nangyayari sa Naranghita. Meron po tayong Sunday worship service. Meron tayong mga groupings ng mga youth. So sila, kayo-kayo, magpalakasan kayo, magturuan kayo. Amen po ba? Amen. At huwag niyo pong sasayangin ang mga pagkakataong ganito. Amen? Learn, learn, learn. Be disciples of God. Amen po ba? Amen. So, mamaya, meron pang gagawin ng Panginoon. Hanggang bukas, patuloy na mag-alab, mag-rubdub yung puso niyo because God will do greater things. Mamaya, alam ko may gagawin ng Panginoon muli sa ating campfire. Hanggang bukas, anointing of oil. Anointing of oil, huwag kayong tutulog-tulog sa kung saan. Kinakailangan ma-receive nyo yun kasi yun yung finale, yun yung kinakailangan. Maselyuhan lahat ng mga naganap at nangyari sa inyo dito so that when you go out there in the real world, you know, iba na kayo. Amen? Para kayong ano, para kayong si Iron Man. Meron kayong shield sa buhay nyo. You feel different, you feel empowered, you feel na you can do everything and anything. Amen? Walang makakagapi sa inyo. Kahit sino pa yan, sipain mo ang mga demonyo sa buhay mo. Hindi ka na niya maluloko. Amen po ba? Amen. Because you have received a lot in this camp. Amen po ba? Amen. Amen. So gusto ko lang ulit balikan yung aking turo. God has given James and John as not so perfect example of humility. At maraming ganyan sa ministry. Kilala nyo sila, nawalan at sila't lahat. Because para silang James and John, position ang gusto nila. Titulo ang gusto nila. Adoration from men ang gusto nila. Ang gusto nila ay may advantage sila. Ayaw nila na, hindi sila makontento at makumporme sa kung ano ang binibigay ng Diyos sa kanila. They want more. They are not satisfied. But Jesus Christ is a perfect example of servanthood and humility. Although He is God, hindi niya inalintana ang kanyang pagiging Diyos. And He set the perfect example when He came to die on the cross for the redemption of our sins. At yun pong dahilan kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Amen. Sige po tayong lahat ay yumuko. Nakikita mo ang mga lalaki at babae, O Diyos, na nakinig ng iyong kapahayagan. At dalangin ko, Panginoon, na ang lahat ng kanilang narinig at natanggap, O Diyos, ay maibaon ng malalim sa kanilang mga puso't isip upang pagdating ng panahon kung sila man ay kabataan,
na sila'y tawagin mo sa kaganapan ng kanilang tawag. Huwag po nilang makalimutan na ang pagiging servant, ang pagiging humble in the ministry is what you require of them. Na hindi po nila gayahin si James and John, sons of Zebedee. They wanted more. They wanted position. They wanted wealth. They wanted fame and recognition. At hindi po sila nag-humble sa iyong harapan. Huwag po nilang gayahin, Panginoon, ang mga nauna na yumabang, tumaas. Nakita nila, Panginoon, na ang mga bagay sa buhay nila ay kulang, kaya naman nagnasa sila at nagnais ng higit pa. Judgment will come upon them, and judgment will come upon those who condone them. At nawa sa lugar na ito, Panginoon, wala kang makitang susunod pa sa mga yapak nila, kundi ang mga natira, Panginoon, ay mga tunay na humble servants of God who are serving the Lord without any expectation, without expecting anything in return. Ito po yung mga taong tahimik na naglilingkod, hindi nag-aantay ng kapalit. Ito po yung mga taong hindi nagre-reklamo sa kabila ng hirap, sa kabila ng struggles, sa kabila ng gutom, uhaw, pagod, hindi nagre-reklamo, kundi patuloy na nagbibigay ng buhay sa iyo. At salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon, pagpalain mo sila. At patuloy mong ingatan ang kanilang mga puso na ito'y maingatan din nila hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. Huwag po nilang gayahin ang mga nauna na nagmalaki, na nagnais ng higit sa kanilang dapat na maranasan. Naway manatili, Panginoon, ang humility sa kanilang mga puso, sapagkat ito, O God, ang nakita mo sa kanila. Salamat sa mga lalaki at babaeng nagtitiis, hindi nagre-reklamo, hindi nagko-complain, hindi nag-grumble. Salamat sa mga lalaki at babaeng tahimik na nagkakaloob kahit na sila na ang nagkukulang at nawawalan, basta't maibigay ang para sa Diyos. Salamat sa mga babae at lalaking ang pag-ibig sa Diyos ay higit sa pag-ibig sa sarili. Salamat po, Diyos. At Lord, kagaya ng iyong pangako, sabi mo kina James and John, hindi para sa akin ang i-decide kung para kanino ang kaliwa at kanan. Pero nakikita mo kung sino ang mga deserving, oh God. Nakikita mo, Panginoon, ang mga nagtitiis, ang mga naglilingkod, ang mga gumagawa, kumikilos ng walang ibang agenda sa buhay. Nakikita mo ang mga lalaki at babaeng nagsasakripisyo. Nakikita mo ang mga lalaki at babaeng nagbibigay, Panginoon, ng walang kapalit. Kaya naman na ikaw na po ang bahalang magbigay ng nararapat para sa kanila. You have said in your word, O Lord, Panginoon, akala natin I have done everything in the ministry, there's nothing more to do. Pero ang sa totoo, God wants us
to even go further, walk an extra mile. Kasi wala pang rapture eh, hanggat hindi pa nagra-rapture, gusto ng Lord, tuloy-tuloy lang tayo. Kaya naman, tinatawagan ko yung mga gusto pang mag-go sa ministry, Lord, hindi pa ito tapos, tutuloy pa ako. Kanina mga kabataan, pwede po ba tinatawagan ko yung mga, lalo na yung mga, kilala niya yung mga sarili nyo. Pwede po ba tinatawagan ko mga lalaki at babae na gusto pang magpatuloy sa paglilingkod? Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. Hindi kayo nakikita ni Pastora, hindi kayo nakikita ni Pastor, pero nakikita lang Diyos lahat ng sakripisyo nyo. Nakikita lang Diyos lahat ng ginagawa nyo. At nakita niya lahat yun. It is all recorded in the Book of Remembrance. Sagot nyo sarili nyong pamasahe. May sakit kayo pero pumupunta pa rin kayo sa mga gawain itinalaga ng Diyos sa inyo. God knows every work, every deed that you did in His kingdom. At hindi kami ang magbibigay sa inyo ng reward. Kagaya ng sinabi ng Diyos kay James and John, it is not for me. It is not for me to say. It is not for me to grant you your rewards. But everything has been said, and it is my prayer that you will sit on the left and right hand of God. At maring dumarating sa punto ng buhay nyo, you are discouraged, and hindi namin nakikita yun, sapagkat limitado rin kami, and sometimes we are oblivious to the fact that you are already discouraged and suffering. The Lord comfort you. The Lord bless you. The Lord give you strength to go on. The Lord give you the wings to fly and finish what you have started in the ministry. Isa lang dalangin ko, lahat tayo sama-sama hanggang rapture. Walang mawawala, walang mag-give up, walang sinsuko, walang mati-discourage. Minsan si Pastora King, hindi ko po nakikita yung ginagawa niyo, pero ito lang po masasabi ko, nakikita ng Diyos lahat. Mura ba siya? And so Lord, yakapin mo Panginoon ang mga babait lalaking ito. Ikaw Panginoon ang magparamdam, oh God, ng iyong kalakasan sa kanila. Ikaw ang magparamdam ng iyong comfort and encouragement, oh Lord, that they may continue to say, Lord, make me your servant. Make me continue to lift up those who are weak. Make me continue to go and follow them up. Pag Bible study, hindi ako susuko, Panginoon. Kahit na minsan, hindi nila ako pinapakinggan. Let me not give up. Let me continue to be a servant. Let me continue to lift up those who are weak. Make me a servant, humble and meek. Lord,
we lift up those who are weak and make the prayer of my heart always be. Make me a servant.
sa buhay mo. Walang sumuhan, walang iwanan. Sama-sama tayong paglingkuran ng Panginoon hanggang sa kanyang ikalawang pagbabalik. For your glory. Let us continue to be servants of God, humble, knowing our place in the body of Christ. And let us be happy. Let us be contented. Let us be satisfied as servants of the Lord. Rikia Rabasanda. And thank you, Lord. Seal every encouragement, every anointing, every comfort, every love, every presence that has been felt in this place by your people, O God, by your servants. Father, I thank you sa buhay ng mga lalaki at babaeng ito na nagbukas ng buhay, nagbukas ng puso para sa iyong kapahayagan. Bless them, Father, more than they ever expect. And Lord, sa mga susunod pang bahagi ng gawain, patuloy kang magpahayag, magturo, because we are willing disciples, ready to receive your teachings and your revelation. Iniatas ng Biblia para sa kanyang mga anak. Amen po ba? At tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. Samahan niyo po ako, mga kapatid. Nasaan po yung ating mga Bible? Itaas nga po muna natin ito. Ang mahalaga at higit na mas mahalaga na dapat nating dala-dala sa araw na ito. Dala po ba natin? Amen. At samahan niyo po akong basahin ang Galatia 6, kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 10. Nakita na po ba natin? Basahin po natin ito, mga kapatid. Galatia 6, verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang inahasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Verse 8, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay at walang hanggang buhay. Verse 9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Verse 10, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen po. At alam na alam po natin, mga kapatid, tayo mga taga Kingdom of Jesus Fellowship ay patuloy po na nagbibigay ng ating first fruits, tithes, offering, sacrificial giving, love gift, or any giving na kinakailangan po ng ating iglesia. Lahat po ay ito'y ating sinusuportahan. Amen po ba? Amen. At
bilang pagmamahal sa Diyos at sa ating iglesia, pagmamahal sa mga kapatiran, ay patuloy po tayong nagbibigay. Nagbibigay ng ikapo, unang-una higit sa lahat, dapat daw po ay buo natin ibinibigay ang ating ikapo at handog. Amen? At dito sa binasa ko, ang sabi, huwag ninyong linlangin ang Diyos. Ang inyong sarili, ang Diyos ay di madadaya. I mean, alam naman natin sa mga sarili natin kung ano po ang meron tayo. Kung ano po ang kinita natin. Kumbaga, ang nais ng Lord ay buong katapatan, buong tapat tayong nagbibigay. Ibinibigay ang ikapo, handog, first fruit, at ang ating kung ano pa man ang hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi naman po hihingi ng Lord kung wala tayo nito eh. Kung ano po ang meron tayo, yun po ang hihingi ng Lord. At tsak na kaya natin ibigay ito. Amen? Hindi po natin matadaya ang Diyos sapagkat ano man ang meron tayo, biyaya lamang ito sa atin ng Diyos. At ito po ay galing sa Kanya. Amen? Ano ang sabi? Ang nagsisikap sa sarili ay... Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay nag-aani ng kamatayan. Ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa espiritu ay nagbubunga o ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. At alam na alam po natin na dito tayo. Tayo ay nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu at hindi sa ating laman. Amen. Sapagkat yung laman natin, tapos na yan eh. Nagbago na po tayo. Amen. Kundi tayo ay nagsisikap na ngayon ukol sa Espiritu at tayo po ay may mga buhay na walang hanggan na. At ito po ang nais nating ibahagi pa sa mga kapwa natin na wala pang buhay na walang hanggan. At purihin ang Panginoon sapagkat idinako po tayo sa lugar na ito at dalangin ko lamang po na hindi tayo nga lamang ang napapagpala sa mga salita ng Diyos. Sa mga ganitong sinasabi ng Lord ay hindi lamang tayo po ang nakikinabang because ang dalangin ko po ang aking boses na ito ay naririnig sa kabilang panig o saan mang lugar sa lugar na ito. Amen? Naririnig nila tayo at tayo ng mga taga Kingdom of Jesus Fellowship ay nagsisikap ukol sa mga bagay na pang espiritu. Spiritual po tayo. Kaya nga po, sinabi ko po sa mga kapatid na marami po akong inimbitahan, pero maraming may gustong sumama, pero ang akala nila, ito'y swimming, katulad ng pangkaraniwang ginagawa ng mundo. Pero sinabi ko po sa kanila na ito po ay spiritual na lakad para sa Diyos. Amen. At purihin po ang Panginoon sapagkat, alam niyo po, pinahiram kami no kaibigan namin. Hindi kami, alam ko, hindi mahal yung bayad namin sa sasakyang ibinigay niya. Actually, in-invite ko po siya para isama sa lugar na ito. Pero matanda na siya at sabi niya, next time na lang. Amen? At kasi nga sabi ko po, tayo ay, ang lakad natin, ang gawain natin ito ay para sa Diyos. Spiritual ang ating ano. Para sa ating Diyos, nais nating mapaglingkuran pa siya at makasama na, kumbaga parang mas malalim na maramdaman natin, amen, sa mga araw na ito ang Diyos, na sama-sama ang bawat kapatiran saan man sa ating mga kapatid, sa Gimba, sa Kabyaw, at sa Main Church. Amen po ba? Purihin ang Panginoon sapagkat patuloy tayong tinuturuan ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen? Tayo ay nagsisikap ukol sa Espiritu. At ito ang dahilan upang kung bakit tayo ay patuloy na nagbibigay. Amen po? Ano po ang nagsisikap sa laman? Wala po silang pakinabang. Amen? So, hindi po tayo doon. At ang verse 9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Paborito ko to. I mean, marami pong mga verses talaga sa Bible na minsan yung mga verse na yun ang mas malalim na nakaturok sa ating puso at isip. Amen po? Ang sabi sa verse 9, kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi
tayo magsasawa. At verse 10, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na nga sa mga kapatid sa pananampalataya. At ito po yung pagkakataon natin. Amen po. Pagkakataon natin ito para ma-share naman po natin sa mga kapatid natin, tayong mga taga-main church, na makabahagi po natin yung ating mga taga-Gimba, taga-Kabyaw na mga kapatid. Amen po. At syempre po, tayo nga po ay nagbibigay. At alam natin po na lahat po ng ating ibinibigay, ito naman po ay hindi nawawala ng kabuluhan. Ang ika po ay para sa Diyos. Ang first fruit ay para sa Diyos. Ang mga sacrificial giving ay para sa Diyos. Ang love give sa man of God, sa woman of God, sa mga full-time, ay ito po ay ginagawa natin para din po sa ating Diyos. Amen. Kaya huwag po natin i-withhold, mga kapatid, kung ano man po ang meron tayo. Tayo man ay kabataan, estudyante, nag-aaral. Nais po ba ninyo na tayo ay pagpalain ng Diyos? Magbigay po tayo. Magsakripisyo tayo. Magbigay tayo sa Diyos. Ano man ang hinihingi nito. Alam naman po ng Lord eh, kung ano ang meron tayo. Hindi po natin madadaya ang Diyos. Amen. At ang mga kabataan, buwan sa kanilang baon, sila ay magta-tights. Amen. Yan po yung mga kabataang Kristiyano. Amen. Sapagkat, purihin ang Panginoon, tinuruan tayo ng Lord kung paano tayo mananagana, kung ano ang nararapat natin gawin para tayo ay patuloy na mapagpala. Amen. At para maabot po natin ang ating mga kapatid, huwag po tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Lalo na nga po sa ating pagbibigay. Kaya mga kapatid, kung ano man po ang kaya nating ibahagi sa oras at araw na ito, huwag po nating i-withhold yan. Lalo na nga po, kung hindi pa rin po tayo nakakapagbigay ng ating ika po, magbigay po tayo. Kung hindi po tayo nakakapagbigay pa ng ating first fruits, magbigay po tayo. Okay po? At purihin po ang Panginoon Diyos ng buhay, sapagkat ang lahat po ay magbibigay ng masaya. Amen! Paikutin na po natin, mga kapatid, ang ating offering bucket. So much love in the kingdom.